Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Napatunayan sa korte na legal ang pagpapakasal ni Carlos kay Irene. Kaya walang bisa ang kasal nila ni Lynette. Kaya diniklare ng korte na void ang pasal nila ni Carlos at ni Lynette. Kaya ang tugon ng korte sa petisyon ni Lynette sa pagpapakasal kay Carlos ay void. Kaya malaking pasasalamat ni Lynette kay attorney. At pagkatapos i-congratulate ni attorney si Lynette, ay nagpaalam na ito at tuluyan na umalis. At nagpasalamat si Lynette kay Dr. Robert dahil sa pagtulong sa kanya. At tuluyan na makakapagsimula si Lynette kasama si Annalyn. At sinabi ni Annalyn na nandito lang sila ng kanyang tatay upang suportahan ang kanyang nanay Lynette sa pagsisimula ng bagong chapter ng kanyang buhay. At sinabi na rin ni Annalyn na tutal naman free na ang kanyang tatay at ang kanyang nanay. Baka gusto na nila pagbigyan ang kanilang mga sarili dahil pag magsaya ang kanyang nanay at tatay, ay masaya na rin si Annalyn at maaari na rin matupad ang kanyang pangarap na mabuo ang kanyang pamilya. Ngunit yun ay opinion lamang niya at ang nanay at tatay pa rin niya ang masusunod. Ngunit tinatitigil na ni Lynette at ni Robert si Annalyn dahil marami na itong masasabi. Dahil hindi madali ang gusto ni Annalyn at marami pang dapat ayusin at i-consider. Ngunit ang mahalaga ay alam ni Lynette na mahal siya ni Robert. At alam din ni Robert ang nararamdaman ni Lynette sa kanya. At sinabi ni Robert na nandiyan lang siya at maghihintay kay Lynette kung kailan ito magiging ready. Dahil dito ay napangiti si Annalyn at kinikilig. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay napamasit si Dr. Carlos sa baba ng restaurant. At di sinasadyang natabig ni Dr. Carlos ang waiter na ikinatumba ng mga tiral ito. Kaya hinawakan ni Dr. Carlos ang waiter at nagalit. At mabilis din itong nagtago. Kaya nang tumingin si Robert, hindi niya na nakita si Dr. Carlos. Kaya nang bumalik siya sa kanyang upuan, ay umorder na sila. At nang simulang i-celebrate ang pagiging void na kasal ni Lynette kay Carlos. Nang makauwi na si Lynette, pinapunta niya ang anak ni Carlos sa kanyang bahay at kinamusta ito. At gusto na rin sabihin ni Lynette ang balitang nag-grant na ang kanyang petition para ma-void ang pasal nila ni Carlos. Kaya hindi na siya kasal kay Carlos. Ngunit kahit nalulungkot ang anak ni Carlos, nasaya naman siya dahil alam niyang ito ang gusto ni Lynette. Dahil alam niyang deserve ni Lynette na maging malaya. At sinabi ni Lynette na hindi man naging maganda ang paghihiwalay nila ni Carlos. Naging magulo at madugo ito na yung pagmamahalay na palitan ng galit. Pero ang tingin niya kay Harry ay di kailanman magpapago. Dahil parang anak niya na ito. Hindi niya ito pababayaan. Lalong-lalo na wala ang kanyang daddy Carlos. Nagpapasalamat si Lynette sa pagiging mabuti ni Harry sa kanila ni Annalyn at sa pagtulong nito at pagliligtas kay Lynette sa kamay ni Carlos. At sinabi rin ni Lynette na magiging masaya siya kung itatama ni Carlos ang lahat ng mga mali niyang ginawa. At alang-alang rin kay Harry, bibigyan niya ng pagkakataon si Carlos na magbagong buhay. Nang marinig ito ni Harry ay napasalamat siya kay Lynette at napasalamat din si Lynette kay Harry. Sana tuluyan na maging maayos ang mga buhay nila. Hanggang dito na lang muna. Kung nagustuhan mo ang aking pagkukwento, huwag mo naman kalimutan i-subscribe, i-like, i-press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!